Hi everyone! Happy New Year po sa ating lahat! Welcome back ulit sa aking channel. Si Jenny's Anyover po ulit ito. For today's vlog, mag-unbox po tayo ng Oppo A12. So, guys, itong Oppo A12 na to, 5,990 lang po siya. So, pwede po natin siyang pang online class. So, murang-mura lang po siya. Budget phone na pwede pong ibigay sa mga anak. Pang regalo na rin po. Kaya, so, tara, samahan niyo po akong i-unbox to para makita niyo po at ma-enjoy natin kung talagang maganda po siya, guys. Tara, guys, samahan niyo po akong buksan ito. I-unbox na natin. So, buksan na natin. So, ito yung pinaka-box niya, pinaka-front niya. Naka-design po dyan yung yung Oppo A12. Naka-embossed. Ayan. So, ito po yung mini box niya. Unang makikita po natin dito is yung nandito po yung kanyang jelly case. Same ejector pin. Yung quick guide at saka yung safety guide. Ayan. So, next is yung cellphone. Ano yung cellphone na, guys? Ayan. Ito yung cellphone. Ayan po yung likuran niya. So, tabi muna natin. Tayo muna natin dito. Next is yung charger. So, yung USB type niya. USB type C. Ayan. So, yun lang po yung laman. Wala na po. Ayan. Okay na po. So, yun lang po yung pinakalaman niya po lang. I-check natin guys yung cellphone ngayon. So, unahin natin yung upper part. So, wala naman po naman nakalagay po dyan. So, sa right side guys, nandyan yung power button. Sa lower part naman, nandyan po na yung 3.5mm audio jack. Yung microphone, yung micro USB port, at saka yung speaker. Sa left side guys, makikita nyo dyan yung volume rocker in the tray. Yung tray niya guys, pwede lagyan ng dalawang nano na SD card. At meron din siyang slot para sa lagay ng SD card na malaki. So ayan, nakita nyo na yung tsura ni Oppo A12. Manipis lang po siya talaga at maganda naman po talaga yung cellphone na ito. So guys, ayun, punta naman natin yung dimension na itong cellphone na to para malaman natin yung width, yung length, at saka yung thickness na. Meron po itong 155.9 na height, 75.8 na width, 8.3mm na thickness, at meron po siyang bigat na 165 grams. About naman sa sensors guys, compass, ambient light sensor na rin siya, proximity sensor, and accelerometer na rin po. At ang available na color po ng cellphone is black and blue. Puntahan naman natin yung display niya guys, para malaman natin yung size na itong LCD niya. At para malaman na rin natin yung resolution saka yung protection niya. Okay? So, sa screen guys, meron po itong 6.22 inches HD plus IPS LCD display na rin siya. 720x1520 pixel, 270 ppi na rin. With Corning Gorilla Glass 3, 19:9 aspect ratio and notch na po siya. Oh,
sa games naman, guys, tinry po namin siya sa Mobile Legend. Oh, so okay naman po siya, naka-high yung graphics niya. Okay naman, di naman po siya naglalag. Ayos at okay naman yung paglalaro po na tinry po namin siya, guys. So ayan po yung sample. Tingnan niyo naman po, okay na naman po siya. So, sa mga limited po yung budget at naghahanap po kayo ng murang cellphone na pang games lang din po ninyo, pwede naman po ito. Okay na po ito at budget phone na rin po talaga tong cellphone na to. Naman tayo dun sa platform. Kailangan natin kasing malaman din yung OS saka yung chipset niya. So, sa OS naman, guys, meron po itong Android 9.0 Pie with Color OS 6.1 to 2 na po siya. So, yung chipset naman niya, MediaTek Helio P35 na. Sa CPU naman, Octa-core CPU na siya. 4 by Cortex A53 at 2.3 GHz and 4 by Cortex A53 at 1.8 GHz. So meron din po siyang GPU na PowerVR GE8320. Tapos ang 3 GB or 4 GB of RAM na rin po siya, guys. Another information po, guys, dito sa cellphone na to, meron po pala tayong sale sa Lazada at saka sa Shopee. Sa halagang 4,990 na lang po siya, guys. Pero nakalakin po siya sa Smart. So, pwede nyo rin po siyang i-avail doon. Sayang din po kasi yung discount na 1,000 pesos. So, late ko na po kasi nakita yun. Kaya, hindi ko po siya na-avail. So, yun lang po. Yung main camera naman nito, guys, puntahan naman natin at tignan din yung mga sample ng mga pictures niya. So ito yung mga sample ng mga pictures, guys. Malinaw naman po siya kasi dual camera na rin po siya, 13 megapixel main camera. Yung front niya 2.2 aperture autofocus, 2 megapixel depth sensor na po siya, LED flash. So, ito po yung sample ng video, guys. Napakaganda po ng kuha. Malinaw naman po siya. So, hindi ka na po talo dito sa budget phone na po na ito. So, sa selfie camera naman, guys, ito yung mga sample. Check nyo na, pakitingnan na lang din po yung mga sample niya. Ayan. So, yung features. Ayun. So, tingnan na lang din natin. So, ito po yung mga sample ng selfie picture po. Lakas maka-refresh. 5 megapixel na po ito. Front 2.4 aperture. 64 GB na rin po yung storage niya, guys. About naman sa Bluetooth, sa GPS, sa NFC, at saka sa radio. Tapos sa USB. Ayan, so check na lang din po natin dito sa screen. So regarding sa networks, meron po itong 4G LTE, 3G HSPA, 2G Edge, and GPRS networks. So sa Wi-Fi, Wi-Fi 802.11b GNAC dual band. So hindi po siya NFC. About sa Bluetooth, 4.2 na po ito. Sa positioning naman,
ay GPS, GLONASS, Galileo, and Beedo na po. Yes, USB OTG na po ito. Sa USB port naman, micro USB 2.0 na po siya. About naman dun sa sounds, 3.5mm audio jack na po siya. Direct audio na po yon. So, yes, may FM radio po ito. So, about naman sa biometrics, face recognition and fingerprint sensor na po ito, guys. Punta naman natin, guys, yung battery nito. Meron itong 4,230 mAh. So, matagal-tagal na rin po siyang malobat. Bagay na rin po ito sa mga nag-online class, sa mga gamer na rin. So, okay na okay din po siya. Guys, yung ating unboxing. Para dun sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, click nyo lang po yung bell button para updated po kayo sa aking mga bagong video na i-upload. So, thank you and happy new year po sa